Magandang araw po, Doc Willie to. Topic natin ngayon, medyo R-rated tungkol to sa bago magtalik, bago mag-contact, ano dapat alamin ng bawat isa sa atin. Naisip ko tong video na to kasi meron kami na unang video ni Doc Lisa at sinabi natin na pagkatapos magtalik, dapat maghuhugas ng private part. Nagulat ako sa mga comments, marami nagko-comment na hindi pala naghuhugas sila after mag-contact kasi takot sila mapasma. So sa tingin ko, maling-mali itong paniniwala na kailangan talaga maghugas after contact. Kasi nga, pag hindi kayo naghugas, hindi natin masabi, maraming bakterya, maraming infection, lalo na kung merong mga STD na sakit, hindi natin alam. Merong isang sakit sa kababaihan na pag hindi naghuhugas, umakit yung infection mula sa puwerta, paakyat dun sa matres, fallopian tube, ovary, delikado po. Minsan po nagkakanana mismo sa fallopian tube, tawag namin dito PID, pelvic inflammatory disease, delikado to, nakamamatay ito. So kailangan maghuhugas tapos magtalik. Anyway, ang topic natin ngayon, bago naman mag-contact, ano dapat gawin? Okay? May apat kayong dapat alamin para at least safe ang lahat. Number one, tulad ng pagkatapos mag-contact, before contact, kailangan din yung kalinisan, syempre. Kailangan din maghugas, syempre, kalinisan. Bago mag-contact, hugas ng private part, kailangan mag-toothbrush, mag-mouthwash. At mas maganda rin kung iihi na rin, kung makaihi before contact, mas okay na rin. Para at least mas malinis before and after. May ibang tip din na minsan before contact, hindi rin maganda masyado busog. Kung bagong kain kasi, lalo na kung kumain ka ng spicy. Pag bagong kain kasi, yung dugo pumupunta sa tiyan, minsan nahihirapan din. Pwedeng mahirapan ka huminga kasi hindi pa natutunawan. So para sa may edad, ingat din na busog bago mag-contact. Bukod dito sa basic hygiene bago mag-contact, meron pa ako tatlong tips na kailangan alam ninyo. Number two, bago mag-contact, pasensya na, sasabihin ko, kailangan alam natin na ligtas ba kayo sa sakit. Okay? Unang-una, ligtas ka ba? Ikaw, kung lalaki o babae. Tapos, ligtas ba yung partner mo? Anong mga sakit na nakakahawa? Marami kasing sakit talaga nakakahawa through sex. Una-una, syempre pag may discharge. Kung may discharge yung lalaki, babae, maputi, madilaw, may amoy, pwede kayo mahawa niyan. Common ngayon sa kababaihan yung vaginal warts. Ang vaginal warts, maliliit ito, parang itim-itim, makulay brown. Very common to ngayon. Sinasabi ng mga OB-GYN, nakakahawa tong vaginal warts, isang sexually transmitted disease to. Hindi nakikita sa labas nasa loob Pero by usapan, syempre pag alam mo marami na siyang partner, medyo magduda ka. Kinakatakot din natin kung ligtas ka o ligtas ang partner mo. Syempre HIV and AIDS, diba? HIV and AIDS, mahirap gamutin. Meron na nakikita ngayong gamot na nakatulong sa AIDS pero napakamahal at very mahirap pa rin gamutin. So ingat sa HIV, AIDS. Iba pang sakit na kahawa through sex, hepatitis B. Maraming kababae natin may hepatitis B, around 16%. So, sa isang daang tao, 16 na katao may hepatitis B carrier. Marami dito nahawa sa nanay nila. From nanay, siguro may hepa B, pagpanganak, napapasa sa bata. Iba naman, blood transfusion, iba katulad nito, sexual contact. So, hepa B, ingat din. At ibang mga nakakahawang sakit, syempre pag may ka-contact ka, isa ding marami sa Pilipinas, bukod sa Hepa B, tuberculosis. Pilipinas, I think almost number 3, number 4 tayo sa dami ng tuberculosis sa buong mundo. So marami may TB, may spot sa baga. Pag hindi pa, pag nagagamot, safe na. Pero pag hindi pa nagagamot, syempre may contact kayo sa bibig, pwedeng mahawa rin ng tuberculosis. So ingat tayo dito. Isipin lang konti. Ligtas ka ba para hindi ka makahawa? Kung yung partner mo ligtas, ikaw hindi naman ligtas. So, responsibility mo. Kung hindi ka safe, kung duda mo may HIV, AIDS, pa-check muna tayo. Kung may hepa B, pa-blood test muna tayo. Kung duda tayo sa TB, pa-x-ray muna tayo. Kung may discharge, may vaginal warts, iba yung mga
may abnormal sa private part, pa-check tayo sa urologist kung lalaki o OB-GYN kung babae. Okay, so number 2, ah, warning lang naman. Kasi mayroong magsisi. Mamaya, eh, nagkaroon na ng contact. Tapos magsisisi tayo. Message kayo ng message sa akin. Dok, anong gagawin ko? Nag-contact ako ngayon. May dilaw na discharge na mabaho sa brief ko. Anong gagawin ko? Diba? Iba yung tapos na yung nangyari. At mas maganda yung beforehand na mag-iingat tayo. Number 3, na kailangan alamin bago mag-contact. Gusto mo ba bilang babae o kahit yung lalaki, gusto nyo ba magbuntis? Sure ba kayo? Baka kasi iniisip nila, contact lang eh. Pagtatalik lang, hindi nila iniisip, pwede magbuntis. Okay? Kaya alamin nyo, gusto nyo ba magbuntis o ayaw nyo magbuntis? Okay? Kung ayaw nyo magbuntis, marami dyan sa mga kabataan, siyempre ayaw nila magbuntis, may protection ka ba? Okay, anong protection? May barrier ba? Gumagamit ka ba ng condom? Okay, safe yun. Gumagamit ka ba ng pills? Kung pills, gumagamit ka ba natural family planning? Kailan ba yung regla? Before and after? Assure nyo kung gusto nyo o ayaw nyo magbuntis. At meron mga maling paniniwala. Kaya number 1 ang Pilipinas sa Asia sa teenage pregnancy. Epidemic nga daw eh. Teenage pregnancy. 13 years old sa Pilipinas. Nakababayan 13 to 17 years old, I think yung sa pag-aaral almost 33% may contact na. Ganun kabata. Kaya pinakamarami tayong teenager na nabubuntis. Tingin ko, maraming maling paniniwala. May kumakalat ng paniniwala na pag isang talik daw, hindi daw nakakabuntis. Kalokohan yun. Okay, maraming nabubuntis, isang contact lang. So, baka may nagkakalat nitong maling paniniwala para siguro maengganyo yung mga babae na isang talik lang daw, hindi daw delikado. Hindi po, parehong pareho yun. Isang talik, mapuruhan ka during your menstrual cycle, lalo na pag ovulation, yung sa kagitnaan ng regla, talagang mabubuntis ka, malaking tsansa. Okay? Isa pang maling paniniwala, pag hindi pa daw lumalabas yung sa kalalakihan, hindi daw magbubuntis, mali din to. Kasi kahit hindi pa lumalabas yung sa kalalakihan, pwede ka magbuntis kasi before that, meron na rin lumalabas na konti eh. Tawag nila doon, sensya na, R-rated yung ano ko ha. Sa mga bata, open-minded naman tayo, meron lumalabas na mga liquid eh. Tawag dito pre-cum, C-U-M-A, liquid na lumalabas bago maglabas yung lalaki. Kaya meron ding doon, may similia din doon. O pag tinignan nyo nga sa microscope, yan ang gawain ng mga teenager, di ba, sa science class. Titignan mo sa microscope, meron kang makikitang sperm cells, so pwede rin talaga mabuntis. Okay? So yun na number 3, gusto ba magbuntis? Ayaw magbuntis? Isipin. Kung gusto, di walang problema, contact kung magkasawa kayo. Pero kung ayaw naman, isipin nyo, ha? Hindi safe kahit isang pagtatalik lang, kahit hindi pa lumalabas, at kahit bagong panganak. Okay? Minsan yung iba, bagong panganak si Mrs., tapos kala nila safe, wala pa kasing regla, hindi rin. Kahit bagong panganak, possible pa rin mabuntis 2 months, 3 months, hindi lang nag-menses muna. Para hindi magsunod-sunod ang mga anak. And number 4, siyempre, common sense. So, number 4, dapat mo sagutin, alamin, bago mag-contact, ay, gusto mo ba yung partner mo? Diba? Mahal mo ba yung partner mo? Siya na ba to? Kasi mamaya, panandalian lang to. Baka nadidepress ka lang, natutukso ka lang, bata ka pa lang, kala mo masarap, pero mamaya malulungkot ka, magsisisi ka. Diba? Ayaw rin natin mangyari yun. At baka nga mabuntis ka pa. Okay? Pero pag ready ka na, kung kailan ready ka na, tapos kung ready na kayo, magsasama na kayo, mag-aasawa na kayo, di, mas maganda doon sa time na yon. Para at least mas masaya ka in the end, para may chance ng forever at magkaroon. So, ito po, very common tips. Tandaan niyo po, bago at tapos magtalik. Anyway, ang tips ko ngayon, bago magtalik, kailangan po pag-iingatan natin ito. Kasi nagugulat ako, ang dami palang kababayan natin, hindi alam ito. Okay? Ang dami palang kababayan natin,
natatakot sa pasma, hindi naghuhugas before talik, after magtalik, eh kaya ang daming mga infection. Ang dami nang nagsasabi sa akin mga OB-GYN, yung vaginal warts, parang epidemic ngayon kasi kalat na kalat na kalat. So sa mga bata, mag-ingat po kasi at least mag-research din kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, hygiene, tamang partner at konti lang ang partners. Okay? Mas konti ang partners mo, mas safe ka. Pag yung partner mo, mas konting partner, mas safe. Kung yung partner mo, ang partner niya lima. Nagkaroon na siya ng lima. So, delikado yun. Sabi nga nila, pag lima partner niya, tapos let's say partner mo naging dalawa, ina-add-add lahat yun. Lahat ng bacteria nung lima at nung dalawa, pwede magsama-sama, magko-cross-cross yung mga mikrobyo. Kaya nagkakaroon ng mga STD. Okay? So sana at least naka-open ng mind itong video. Like and share po. God bless.